Welcome back mga kaoso. At for today's video, gagawa po ako ng isang video na kwentuhan muna. Kwentuhan muna tayo. Gusto ko kasing i-share sa inyo yung mga bagay at saka yung mga na-experience ko nung kabataan ko na hindi ko malilimutan sa tindahan. Number 10. Ito yung hindi ko malilimutan sa tindahan, mga kapatid. Yung tipong uutusan ka, tapos ang uutos sa'yo, sandamukan na, kala mo mag-grocery ka na. Kala mo mag-grocery ka na eh. Uutusan ka, suka, toyo, paminta, sibuyas, kamatis, luya, soft drinks, basta kung ano-ano na. Ngayon, pag inutusan ka ng magulang mo, syempre, sasauduhin mo yan. Ang hirap, 10 piraso, 10 uri ng bagay yung ipapasaulo sa iyo ng nanay mo na ibibilin mo sa tindahan. Ngayon, para masaulo mo yun, kailangan mo ng focus. Ang sitwasyon, minsan or madalas, sasalubungin ka ng mga kaibigan mo, mga tropa mo. Tol, mamaya laro tayo. Punta tayo sa bahay namin. Maraming toys dun. Siyempre, ng utak mo, dun na agad sa laro. Hindi ka na makakapag-focus ngayon. Ngayon, dito na papasok yung problema na utos kalimot. Hindi mo na masasaulo siya dahil larong-laro ka na. No? Pero kailangan mong sumunod sa mga alituntunin sa bahay para makapaglaro ka. Ngayon, yun yung isang bagay na common na sa mga bata nung kabataan ko. Na nakikita ko, pare-parehas nangyayari ganun. Nakakangiti lang. Sobrang nakakangiti lang isipin na etong mga bagay na to na naging naglalaro sa isip ko na parang masarap balikan yung mga gano'n na pag nakatambay ako sa tindahan, madalas ako tumambay sa tindahan. Ganyan lang ako. Ngayon, pag tumatambay ka dun, may mga bumibili ng kapwa mo kabataan na gano'n. dahil pabili nga po. Pagkabili nila, tatanungin, ano yan? Nasabihin ngayon ng bata. Boom! Yun. Nakalimutan niya na. At yun ang mga funny way dun sa mga tindahan na binibilan ko. Pag bumibili din ako, madalas akong basta huwag na umabot sa 10 piraso ng uuto sa akin. Hindi ko makakalimutan pa yan. Hashtag utos kalimot. Number 9. Ito yung tinatawag kong utang rehearsal. Etong utang rehearsal, ito yung simpleng uri ng isang kabataan na uutusan sa tindahan. Pero itong bata, nahihiya na magsalita na patungkol sa utang. Kasi noon, madalas nakaka-encounter ako ng mga ganyan sa tindahan. Tambay talaga ako sa tindahan, mga kaoso. Hindi nyo na itatanong. Favorite kong place nung kabataan ko, tindahan, kasama yung mga tropa ko. Ngayon, pag tatambay ka sa tindahan, may maka-encounter kang ganyan. Minsan iihi ako sa poste. Tapos pag-ihi ko, may naririnig akong kala mo dinadasalan niya yung poste. Kala mo dinadasalan niya yung poste, mga kaoso. Kasi nag-rehearse siya patungkol doon sa sasabihin niya sa tindera para hindi siya sungitan. Gaganon muna siya sa poste na ganyan lang siya. Aling ganito kasi kailangan namin ng sardinas kasi hindi pa sumasahod si Papa.
Sana po pautangin nyo kami kasi nagutom na po ako. No, pa mga ganun, mga common na ganun na para makautang ka, kailangan, ano, kung bata ka, nag-rehearse ka ng ganun. At yun yung isang bagay na hindi ko nakalimutan sa tindahan. Yung may nakita ko na bata na nasa poste, nag-rehearse, nasa poste siya nag-rehearse ng ganyan. Sana po pautangan nyo kami kasi wala pa sahod si Papa. Sana po, ano, sabi ni Mama, pautang daw po. Sa susunod araw, babayaran daw po. Mga ganun. Simple but nakakatawa pa rin. Ito naman yung hindi ko makakalimutan. Ano, number 8 sa tindahan. Hindi ko makakalimutan dito yung buraot. Hindi mawala. Tuwing bumibili ako sa tindahan, lagi may buraot. Mag-iiba ako ng ano, ng branch ng tindahan na bibilhan ko. May buraot pa rin. Kahit saan ka lumugar, may buraot. Ginagawa na nilang pangunahing trabaho yung ano eh, yung pambuburaot. Parang ano na yan eh. Parang dapat may ano yan eh, may parang patang parusa yung mga ganyan. No? Yung kabataan ko, halos kailangan yung pagbibili ako, kailangan may sukli lagi. Pare, pahingin dos. Pare, pahingin ano. Kasi nahihiya ka naman kasi mga kaibigan mo rin naman eh. Kaso nakakainis kasi parang ano, the way na ikaw na yung ano, yung ano, nahihiya kapag ano, ikaw naman yung hihirit sa kanila. Parang ganun, parang ano, dapat kanya-kanya na lang. Okay lang pag isang beses. Twice a week, once a week, ganyan. Pero pag everyday, mag-ibaan na ng tindahan. Mag-ibaan na ng branch na ng tindahan na bibilhan. Kasi ano, kalokohan na ano, na parang ano, parang inaaraw-araw ka na yun. Hashtag iwas buraot. Number 7 na gustong na hindi ko makalimutan sa tindahan, itong mga tagalbili. Umulan na, pasensya na kaya. Itong tagalbili, ito yung mga taong ano, no, pag bumibili, sobrang tagal mag-isip. Sobrang tagal na mag-isip, ang dami pang binibili. Na the way na larong-laro ka na, naingutusan ka ng magulang mo, tapos mauunahan ka o mahaharangan ka ng mga gantong tao na napakatagal bumili. Talagang ano, nakaka-bad trip siya. Talagang parang nangaasad pa eh. Babalik pa ganun eh. Tapos, kukumpyutan, tapos, magkukumpyutan pa sila nung ano, nung tapos, ang pera pa nitong bumibili na to, puro bariya, tagpipiso eh. Talaga naman. Nakakaasap yung gano'n yun. Naalala ko kasi, napipil ko siya, na nai-imagine ko siya na ano yung nangyari sa akin, yung asar ako. But may mga taong gano'n na okay lang sana yung marami kang bibilin, pero isang bagsakan, tapos ang pera mo is saktuhan, or ang pera mo is 500, ganyan. Tapos bibili ka ng marami. Siyempre, makukumpyutan ka kagad. Hindi yung bibili ka, tagpipiso, bibilangin mo pa na ganyan. Para ka nang aasar. Para ka nang nakakaano eh. Ay. No good yun. Hashtag tagalbili. Number 6 na hindi ko makakalimutan sa tindahan. Pasensya na kayo, umuulan ha. Yung mga tao na ano, na naging competition namin. Nagkaroon kami ng competition ng mga barkada ko
dito sa mga tao na umaagaw sa plano namin sa pagtatambay sa tindahan. Example na yung mga lasinggero. Magiinom sila doon. Magdamag yun. Hindi na kami makakabuelo. So, ang ginagawa namin pag ganun, yung paunahan ba? Kailangan, alas 4 pa lang nandun ka na. Kasi nag-out sila sa mga trabaho nila is alas 4, alas 5. Kailangan, nandun ka na. In the point na overtake ka na sa kanila. Kasi kailangan, sa competition na to, kailangan mabilis ka. Kailangan wise ka. Kapag alam mo na magtatambay na sila. Kami kasi mga kauso yung mga batang makukulit. Hindi kami basta-basta nakikinig sa papagbawalan kami ng mga mainginom na ito na tumambay dito sa tindahan. Dahil may rights kami upang magtambay dahil bumibili rin kami. Customer din kami. At saka hindi lang ito mga mainginom na ito na mga naging problema namin. Pati yung mga chismosa. Yung mga chismosa kasi, isa yan sa mga talagang umaga pa lang. Talagang yan, yung mga first comers yung mga yan. Umpisa pa lang. Pumutok pa lang yung araw. Nandyan na yung mga chismosa na yan. Lumalakap na yan ng mga iba't ibangan. At yun yung mga, yung mga nakakasar na moment sa tindahan na hindi ko malilimutan. Yung mga ganyan na competition. Pero sa competition na to, kung itatanong nyo o sino na nanalo, kami yun. Kasi, bukod sa loyal kami sa binibilhan namin, is, etong mga lasinggero, sinusundo ng mga chismosang asawa. At etong mga chismosang asawa, sinusundo ng mga lasinggerong kumbaga ganun sila para silang mga para silang mga siraulo. Para silang mga siraulo na nagsusunduan. Ganun nangyayari. Kung kaya't kami ay stay to tindahan. At ganun kami. Number 5. Ang number 5 natin is ngayon ko na lang siya naisip sa utak ko na mali ito. Pero isi-share ko na rin sa inyo kasi experience ko to. Experience by experience sa tindahan. Etong tinatawag na manhid. Manhid bakit? Manhid kasi dumarating na sa point na magsasara na yung tindahan. So kayo, hindi kayo makaramdam. Kaya sabihin na kayo ng tindera na hindi ba kayo nahat ng mga magulang nyo. Wala ba kayong gagawin sa bahay nyo? Wala ba kayong assignment? Wala ba kayong kahit ano? Wala kayo? Sinasabi nyo lagi na wala. Pero, dito dumarating sa point na yung tindera is gusto nang matulog. Gusto nang matulog ng tindera. Pero nandiyan pa rin kayo. Ito yung manhid moment namin dati na ngayon, naiisip ko na siya na mali. Dapat hindi kami ganon. Dapat alam namin kung saan kami lulugar na oras. O dapat, hindi na namin kailangan na sabihin nila yon para paalisin kami. Kasi hindi ganon kasalba itong tindahan na na tinatambayan namin. Pinagbibigyan lang kami nito hanggat gusto namin. Kumbaga, nahihiya na rin ako na mega love shout out doon sa tindahan namin at tindahan sa amin na kilala mo na ako sino ka. Thank you sa pagtambay yung kabataan namin na sobrang kakulitan. Hindi namin napapansin na ito yung dahilan nung pagiging pagiging puyat mo lagi. At thank you. Yon, hashtag manhid. Number 4 mga kaoso. Ito yung yung top 4 natin, ito yung mga hindi mawawala sa tindahan kapag tambay ang mga topa sa tindahan.
yung sunduan. Paano ko nasa, paano ko nasabing hindi mawawala itong sunduan? Kasi itong sunduan yung nagpapa watak sa mga tropa. Nakakasira ng tropa ang sunduan. Kasi susunduin ka na ng mga magulang mo patungo doon sa tindahan. Ngayon, sa sobrang inis mo, dumating sa point na naman kasi, susunduin mo pa ako eh. Parang mga nagdatabog ka pa, lumalaban ka pa, sumasagot ka pa talaga. Yun yung mga way na ano, gusto mo mag-super science. Kasi gusto mo magpuyat ka, nandun ka lang sa tindahan. Kasi tindahan is life ka eh. Nung bagag, lahat ng kwento, lahat ng ano, lahat ng sarap ng kabataan mo, nandoon. Kasi nandun yung mga kaibigan mo. At yun nga, sa laban na yon, sunduan, talo kami. Number 3. Ito yung pinaka naging ano namin, laro namin sa tindahan nung kabataan ko. Ewan ko lang sa iba kung naranasan nyo to. Ito yung putok moment, no? Itong putok moment, mga kaibigan, nakakamiss talaga to. Kasi ito yung moment na nagkukulitan talaga kayo. No? Kumbaga ganito yan eh. Hihipan ng tropa mo yung soft drinks na ininuman niya. Ayun. Pagka-ihip niya, papalubohin niyang ganun. Ngayon, pag pinalobo niya, sa tapat ng tenga mo o sa uupuan mo, ilalagay niya. Ngayon, ang ano nito, wala lang. Ang cost nito, parang tanga lang. Parang ano, parang gusto nyo lang na, ano, kumbaga, gusto nyo lang mag, ano, magkulitan. Gusto nyo lang, ano, magpayabangan kung sinong magugulatin at kung sino yung mga, ano, yung mga makukunat sa gulatan. At yun, yung mga bonding namin ng mga magtropa, yung putukan moment, miss that. I miss that, mga kaibigan. Nakakamiss. Number 2. Number 2, dito papasok yung ano, yung broken heart for sale. Hindi nawawala to sa mga magtropa sa tindahan na nakaka-experience ng mga bagay na broke up. Dito yung mga tao na broken hearted na ano, binibenta nila yung mga yung sakit na naramdaman nila sa tindahan, sa kopa, sa tindera. Kulang na lang sa ganitong sitwasyon para sa akin, in my own opinion, itutulog na lang na itutulog mo na lang, Brad. Huwag mo nang ano, wag mo nang i-share sa amin yung sakit kasi ano, ang maganda kasi sa araw-araw na pagtatambay natin is masaya lang tayo. Wag na nating i-share yung mga gantong bagay kasi ano natin eh, talo tayo dito kasi hindi mo na experience yung masaktan. Tapos i-share mo sa mga tropa mo. Ano, parang anong alam ko diyan? Parang ganun yung sinasabi ko. Ngayon, laramayan ka namin, pero, ano, sa mga susunod na, ano namin, na oras, uwi na lang kami. Kasi, ano eh, hindi mo pwede magtawanan kami habang umiiyak ka. Kumbaga, uwi na lang kami, uwian na to. Broken heart for sale is uwian na. Cut off kami dito, ayaw namin bad vibes. Gusto namin pag nasa tindahan kami, puro good vibes ang pinag-uusapan. Puro trip, puro kasiyahan. Kasi, yun ang nagpapabuo sa aming araw. Pati tindera eh, sinabihan mo na ng problema mo sa pag-ibig. Number top 1 from the list at hindi mo makakalimutan. Ang top 1 natin ay ang favorite mo sa tindahan. Ako, yung mga favorite ko, share ko lang sa inyo. Yung mga favorite ko sa tindahan, Chosen.
na wala na ngayon. Pintura. Alam nyo ba yung pintura? Yung maliit na chewing gum na pag ninuya mo, kukulay siya sa labi mo at sa dila mo, sa ngipin mo. Napakasarap, napakatamis nun. At saka yung tinatawag nila, ano, na alam nyo ba yon? Yung bahay kubo, yung chichirya na ano, na maraming laruan. Tapos, kasi ano eh, may twist kasi dito sa chichirya na to sa bahay kubo. Kapag binuksan mo siya, kada balot, iba't ibang laruan na makukuha mo. Nandito yung Beyblade na pinapaikot, tapos meron pa yung, ano, basta iba't iba yung, ano yung sasakyan, yung cars-cars, yung tao-tao, yung mga army na naka, yung kulay green army na, ano na, parang ano siya, parang nakaka-excite. Sa bawat bukas mo, nakaka-excite siya kainin. Kasi, ang pangit lang kasi, sa panahon natin ngayon, alam naman natin na naging crisis na yung mga chichirya natin. Paano ko nasabi? Kasi itong mga chichirya na kilala natin dati, sobrang kakapal. Talagang punong-puno. Ngayon, wala. Ampaw na eh. Ampaw na ngayon yung mga chichirya na kilala natin dati na masarap. Tulad ng Chosen. Wala na siya ngayon sa mga tindahan. Hindi ko na siya nakikita eh. Pero masarap siya. Sobrang sarap, sausaw mo sa suka. Tapos, itong mga piatos, dati katataba nito. 5 piso lang. Ngayon, para siyang ano eh, para siyang namayat. Bukod sa namayat siya, mukulog, no? Bukod sa namayat siya, mga kaoso, is, nagmahal pa. What the? No? Para siyang ani, parang may salaginto ba sa loob yung mga piatos na yung mga chichirya na yun, at napakamamahal niyang mga yan. Parang ano siya eh, parang bukod sa umunti, mahal. Problematic, no? Nasarap mamuhay noon kasi yung mga ganyang bagay na ano, na nabibili mo sa tindahan, mabibili mo sa murang halaga. Ngayon wala eh. Pahirap na nga. Tapos ito, mamahal pa ng mga chichirya. Hindi ka naman mabubusog. Hindi, totally, ang treatment ng chichirya, nakakapag, yung alis siya ng ano, mabilis siyang mag ng oras. Ikakat niya yung oras para sa'yo. Kung gusto mo bumilis yung oras, chichirya lang. Kung nanonood ka, chichirya lang. At ito pa yung pinaka-favorite namin din dati. Yung Captain Seed. No? Yung butong pakwan, tinatawag nila. Ngayon, unti na lang din yung mga umano dito. Pero, napakasasarap niyang mga yan. Yung Moby, dati punong-puno. Yung Oishi, dati punong-puno. Ayun, wala, ampaw na. Tapos yung mga candy, yung kulay brown, na hindi ko na alam kung anong pangalan ng candy na yun, pero ang sasarap. Yung White Rabbit is the best. Ang dami ko nami-miss na mga ganyan. Pero ang pinakagusto ko talaga yung bahay kubo. Exciting. Pagbubuksan mo, meron ka ng toys kaagad, meron ka ng laruan. At yun lang mga kaoso. At sana nagustuhan nyo ang bagong segment ni Papa Bear Paint na patungo sa tindahan. Salamat po sa mga sumubaybay. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please mag-like, comment, and share nyo na rin sa mga friends nyo. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe and bell para ma-notify kayo kung may mga susunod tayong upcoming videos na katulad nito. And sana napasaya ko kayo. And sana sa time machine ko nakasama kayo. Napaka sasarap ng buhay dati na once in your life na ma-experience mo, hindi mo na makakalimutan, dumaan man ang panahon. At yun lang. Peace out.